Dito sa University of Santo Tomas Main Building, maraming estudyante ang bumibisita dito sa mga faculty homes. At lahat ng bisita ay very welcome. Pero isang bisita lang ang bawal dito. Lindo! Ping, wag naman. Huwag sasabihin yan. Takot yan. Ang pinakaunang university sa Pilipinas, ang University of Santo Tomas, ay siya ring nagkaroon ng pinakaunang earthquake-resistant building noong 1927. Salamat sa disenyo ng isang UST alumnus! Noong 1923, dinisenyo ni Father Roque Roano ang main building ng UST. May tatlong palapag at may tore na Renaissance ang style. Noong 1920s din, na-approve ang funding na 200,000 pesos para maitayo. Sa pagbili niya ng materyales sa Japan, nakita din niya ang pagdisenyo ng laban sa lindol. Makikita natin na noong unang panahon, itong loteng ito ay pinatahak sa gitna ng isang estero silipan. Kaya kung isipin natin, ang main building ay naitayo sa isang malambot na lupa. Kung tutusin ngayong mga panahon na ito, nilalagyan natin ng pilotis ang matataas na building. Pero sa kanya, wala pang piling system ng panahon na iyon. Kaya ang disenyo niya, 40. 40 units ang huwahiwalay. Kaya makikita natin, doon may mga gap na tinatawag, seismic gap ang tawag dyan. 1 to 4 inches ang layo. Para kung gagalaw man ang isang unit, ay hindi magka-crack. Tsaka, ang mga biga at kolom ay isang buhos. Kaya lang ang mga pader, dalawa yan. Isa sa labas at isa sa loob. 46 ang layo. Kaya hindi maliit sa loob. Ang kanyang biga ay tinatawag natin couch beam. At ito daw ay napaka-tipid sa pag-design at efficient in terms of earthquake resistance. Sa loob ng pundasyon, mga tinatawag tayong tie beam. Itong tie beam na ito ay nagpapatibay para sama-sama sila. Kaya ang design ng ating USC main building is flexible yet rigid. Apat na malalakas na lindol na ang yumanik sa Maynila. Pero wala pang nakakatibag sa main building ng University of Santo Tomas. Kahit raw intensity 9 earthquake, kakayanin pa rin ito. Ang disenyo nito naman, mayroon siyang 16 na exit doors. Ayan, dito naman natin sa gilid, no? Kaya kung ikaw, at malalapit yan sa mga hagdan. Na-train naman sila sa pag may mga earthquake drill at fire drill kami. Kaya nung lang very recent, medyo gabi na yon. Maski hindi na nagsirena, bumaba na yung mga estudyante, 2 to 3 minutes, nandiyan na sila sa ground kung saan. Kaya dapat nang laging naghahanda, nakakadubag loob na alam natin yung building natin yung nakadesign na sa Dumaan ang World War II at Liberation, naging matibay pa rin sandigan ng edukasyon ang University of Santo Tomas sa Maynila. Isang matatag na institusyon ng edukasyon ang UST. Kaya naman ping ito, lalo pa siyang pinatitibay ng UST main building na ito. At dahil itong oldest earthquake-proof building sa Pilipinas, bahagi na ito ng Philippine Book of Records bilang isang gusali na hindi basta-basta magpapakabog. Sa anumang pahina na dagdag sa talaan natin na nagpapatibay sa galing ng Pinoy. At sigurado, marami pa madadagdag sa mga susunod na linggo dito sa Philippine Book of Records. Hindi lang yun, partner. Ang mga record na nag-break natin, hindi lang pang-local, kundi mga world records pa. Kaya naman, kung kayo o inyong mga kakilala ay may pambihirang talento, katangian, kaalaman o proyekto na nais ibida, huwag nagmang patubiling ipaalam sa amin. Mag-log on lamang sa www.philippinebookofrecords.com.ph. Kaya nga sa susunod na linggo, alas 2 ng hapon dito sa GMA News TV, abangan ang mga susunod naming ipapakilalang una, pinaka at nag-iisa dito lamang sa Philippine
2015 Book of Records.